film and television actress, host and politician. Yan ang tinatahak ng sentimental diva na si Miss Roselle Nava. Ang mga awitin niya ay paborito na kantahin ng ating mga kababayan sa mga video-oke at karaoke. Nagsimula ang karir sa mainstream music ng multi-platinum singer during the 90s era. Ipinakilala at pinasikat niya ang mga awiting Dahil Mahal na Mahal Kita, Mahal Mo Ba'y Di Na Ako, Ikaw Pala, Bakit Nga Ba Mahal Kita, Huwag Ka Nang Magbabalik, Open, at napakarami pang iba. Una niyang inilabas ang kanyang self-titled debut album ng taong 1994. Under Ivory Music, na sinundan naman ng Say It Again ng 1996 sa kapareho nitong label. 1997, sa pamamagitan naman ng Star Records, ay inilabas ang Higher Ground, na sinundan ng Simply Roselle ng taong 1999. Bear album naman ng 2004 sa ilalim ng Viva Records. Forever Love Songs ng 2009, na sinundan naman ng muli ng taong 2013. Napakarami na ding mga nomination and music awards ang natanggap niya at ng kanyang album mula sa iba't ibang award-giving bodies. Isa si Roselle Nava sa mga kinikilala at naging tatak na ng OPM. Kaya matutunghayan muli natin siya sa isang stage kasama ang pito pang mga OPM icons. Through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness.
stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you. Nava. Hello, Apple. Tama? Yes, it's Apple and Ayan. Yes. Welcome to Letters in Music. Thank you very much. Thank you for inviting me here. It's nice Grabe. To Ate Apple, be here with you. Kanina. Siyempre naman. Talagang abot eh. Bata 90s ka rin. Oo, oh, naman. Bata 4:30 na ang TV na eh. Oo, oh, diba? Napanood ko pa yan. Lagi kong pinapanood yan pagkagaling sa school. Diba? Yan na. Oo, oh, sobrang nakakatuwa talaga. And syempre, sobrang natutuwa kasi may tape pa ako ni Miss Roselle. No? Wow. Uso-uso pa kasi yung tape. When I first released my album, oo, yes. Yun parang short hair pa yata ako during that time. Actually, yung hair lang naman nag-iba eh. Hair lang? Yes! Yung hair lang ang nag-iba kay Miss Roselle. Wait naman ni Apple. Kaya nga ganito hair ko eh. Naalala ko yung hair ni Miss Roselle noon. Oo. Parang may bangs din siya sa short hair. O, diba? Anyway, Miss Roselle, may mga katanungan tayo na mga pinost ng ating mga ka-Facebook. Nung nalaman nila mag-guest kayo, talagang grabe yung ano, 200 likes, tapos parang 500 questions. Pagka-announce sa pagka-announce yun. Pero pinili lang namin yung mga magagandang questions. May sense. Simulan na natin, galing kay Cheche Siva. Sabi niya, hi Miss Roselle Nava, I'm one of those na kinalakihan na at kumakanta ng songs nyo. I want to know po kung may album po ba kayo na ilalabas this year. Thank you po. Album. Actually, maraming yan nagtatanong sa akin no, kung gusto ko daw mag-release ulit. Siguro, kasi now is malapit na yung campaign, di ba? Yes. I'm running again for my third term as City Councilor of Paranaque. So siguro baka we might push that mga after pa siguro na elections. But we're hoping that we could come up with a new album and release it hopefully this year. Kasi nakaka-miss din talaga. Oo, nami-miss ko rin talaga. At maraming nakaka-miss sa inyong boss. Oh, thank you. Salamat. Ito naman. Ito mula kay Jamaica May Delino. Hello po. Araw-araw po kasi akong nanonood. Kaya araw-araw din akong nagtatanong sa guest niyo po sa Eagle Rock and Rhythm. Miss Roselle Nava, paano niyo po na-maintain yung boses nyo? Sa kapasample naman po nung song nyo na Mahal Mo By Di Na Ako. Aba, thanks po. When it comes to taking care of my voice, siguro I stay away from cold drinks lang talaga. Pag may mga show ako, but pag naman wala, pag naman na simple day lang, kumakain naman din ako ng ice cream or may yellow, cold drinks. And of course, it helps then that your body is well rested. Oh, kaya lang yun, mahirap na yun ngayon eh. Kasi sobrang busy, di ba? Sobrang hectic natin ngayon. Tama. Super mom si Miss Roselle. Parang bukod sa... Ang daming iniisip. Pabinagsasabay-sabay. Multitasking. Correct. Ito naman galing naman kay Lenilyn Benaloga. Paano nyo po nababalanse ang mga responsibilidad nyo po bilang isang singer, politician, at mga family matters? Thanks po, Miss. Miss you po, Miss Roselle. Ayun. Siguro I've had a lot of practice kasi during the peak of my career before nung 90s, so nag-start ako sa ang TV, hindi ako nag-stop mag-aral, no? So, minsan naalala ko, pinagsasabay ko yung pag-aaral ko and pagkanta ko. Dinadala ko yung mga libro ko, yung mga study materials ko sa backstage. Kasi syempre, minsan naman may time ka naman talaga to study pag hindi kayo nakasalang. So, parang naging nasanay ako nung ganun. Hanggang ngayon, dala ko yun. I always make sure that I have time for my kids, especially now that they're still sa ano pa yung growing up stage. Yes. They're 1 and they're 3. I have 2 boys. Aww. So pag napapansin ko pag I don't get to spend time with them, parang nagtatampo or parang syempre I always make sure na may bonding moments kami ng mga kids ko. And pagdating naman sa pagiging konsehal, meron pa rin I make sure na sa isang linggo, meron talaga akong araw for kunyari pagbaba or tignan yung mga proyekto namin. Ganun lang, it's just a matter of managing your time well. Time management. Yes.
Ito naman mula kay Abigail Lopez. Hala, sabi niya, idol ko yan, si Mr. Roselle Nava. Ask ko lang po, gaano niya po kamahal ang music, lalo na ang OPM? Naku, mahal na mahal ko po ang ano, ang musika, no. It's always been it has always been a part of Roselle Nava's life. And OPM music, I think I owe so much to it kasi kung hindi dahil sa OPM music, walang Roselle Nava na makikilala ngayon, 'di ba? So, hanggang ngayon parte pa rin siya ng buhay ko. Even as a city councilor, I have a program. It's called Free Summer Voice and Dance Workshop. Wow! Sa mga taga, sa mga batang taga Paranaque. We do that. Hindi pa tao sa Paranaque. Para ako mag-voice lesson. Para may voice lesson. Kasi yung, di ba yung pag-singing ko, it has opened a lot of doors for me. And nag-grow ako, not only yung talent ko, but yung personality ko also na-develop. Yes. So that's what I want for the kids and the youth in our city. Yeah. Magkantahan na lang sila, mga bata. Kaysa kung ano-ano inaakot. Oo, yes. Especially during summertime. So magdota kayo dyan, magkumantan lang kayo. Correct. Ito naman, galing kay MFSB Kissy Asonipse. Miss Roselle Nava, one of my favorite love song na kinanta niyo po. Tanong ko po, sa lahat po ng mga songs niya, ano po ang pinaka naging paborito niya at pwede po bang makahingi ng sample kahit konting lines dito? Thanks po and good luck sa inyong concert. Thank you. Ano siguro, isa sa mga, marami kasi akong paborito pero mayroong special spot palagi sa Bakit Nga Ba Mahal Kita. Kasi bakit yun yung naging first kita? Hit ko talaga after, yung original, original Roselle Nava hit. So, bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Yes. Parang nagda-dubs mo siya ka lang ha. Nagda-dubs mo siya. Kasi alam ko yung mga songs ni Miss Roselle. Thank you. Is it my imagination? Uy, talaga yung fairness first album talaga. Alam mo, ang nagsulat ng kanta na yan, si Tony Lambino, yung taga Smoky Mountain. Yes, si Tony Lambino. Hi, Tony. Nakakamiss tuloy. Anyway, nakuha, mamaya makakachikahan pa natin si Miss Roselle Nava sa ating music corner. But for now, ito, pakinggan natin. Here's another song from Miss Roselle Nava. Thank you. Tama, di man umiimik.
huwag ka nang magbabalik, pagkat itong puso ko ay sa'yo pa rin nasasabik kung saan ka sakay.